Ihanda na po natin uli ang ating mga balde at palanggana. Sa Webes kasi, mawawalan po ng tubig ang mga customer ng Maynilad. Ang Manila Water naman nakaambaring magpatupad ng water interruption na baka abuti na raw hanggang susunod na taon. Nakatutok si Tina Pangnibentero. Umulan sa Lamesa Dam kaninang hapon. Ang tubig sa Lamesa, nanggagaling sa Ipo Dam, na nanggagaling naman sa Angat Dam. Nasa 186.35 meters ang tubig sa Angat kaninang alas 2 ng hapon. At ang tansya, bababa pa ito sa 182 meters sa dulo ng taon. Mas mataas man ito sa minimum operating level na 180 meters, tinitipid ito dahil target na maabot ang 212 meters na normal high water level sa pagtatapos ng taon bilang paghahanda sa 2020. Kaya ngayon pa lang, nag-abiso na ang Manila Water na baka magpatupad ito ng water interruption simula sa Webes. Pababa siya, pababa yung level ng Angat Dam. So para ma-manage natin yung natitirang tubig sa loob ng dam, kailangan namin magpatupad ng water interruption. Pero hindi naman daw kasing grabe ang water interruption sa naranasan natin sa simula ng taong ito. Nasa 4 to 10 hours lang yung water interruption ngayon. Pero posibleng tumagal ang water interruption hanggang sa susunod na taon. Ang mangyayari po ay pwedeng low pressure to no water po talaga. Patuloy na bababa yung level ng Angat Dam hanggat wala pang pag-uulan. At pangalawa, hanggat wala pa tayong bagong source. 6.8 million ang customers ng Manila Water. 9.8 million naman ang Maynilad na sigurado ng magpapatupad ng water service interruption simula sa Webes. Lahat po sila makakaranas, paikutin po namin yung tubig para ho lahat po ay may magkakaroon ng pagkakataong mag-ipon ng sapat po on a daily basis. Kaya hanggang sa susunod na taon para ang putol-putol na supply ng tubig ng Maynilad. Payo ng dalawang water concessionaire sa milyon-milyon nilang mga customer, magtipid sa tubig at mag-ipon lang ng kailangan para sa isang araw. Hindi raw makakatulong kung mag-hoarding o mag-iipon ng sobra-sobra. Kasi ang mangyayari, lalakas yung demand pag sobrang dami nung iipunin. Tapos the next day naman, meron naman din talagang tubig na ibibigay sa bawat bahay. No hoarding of water. So sapat lang ho, kasi ho, ang objective ho natin ngayon, pagkasyahin ho talaga yung tubig para lahat ho magkaroon ng supply. Makikita ang water service interruption schedule ng dalawang water concessionaires sa kani-kanilang social media accounts. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.